3, 2, 1, go. Today we are going to discuss about the Santa Spring again. Ito yung lineup natin ng Spring. 899, stock, 1,000, 1,399, tsaka 1,500. Bakit 5 RPM siya? Ito yung sa center spring kung kinapit natin sa stock na motor. Ito yung center spring ng stock. Usually yung shifting niya, katulad sa dito sa stock na ng motor. Di ba? Usually yung shifting RPM niya is 700 to 900 RPM ang shifting range niya. Sample, sa stock, from 7,400, kung sabi natin ng shift siya na ng 900, di ba? Hanggang sa 8,002 o 8,003 ang ending niya. Di ba? Sa Aerox Max, napansin natin sa engine characteristic niya, sobrang taas ang shifting niya. Kasi paglampas ang 8,002, yung RPM niya, yung peak RPM niya, which will be landing on the lower lower horsepower. Kaya ginawa namin yung ito sa MKRT, meron tayo 899 sa Aerox Max. Actually, mas malambot to sa stock. Mamaya makikita natin sa measurement. The purpose is to maintain yung maximum horsepower at yung torque para hindi yung lampas ang shift RPM. Minsan sa tuning, pag nilalagay mo yung sobrang tigas ng center, ano yari? Sisigaw lang siya pero wala siya yung speed na dagdag. Yun yung sumusobra siya na yung cambio. Sa dulo ng horsepower, pag lampas ang peak, da-drop na siya. Minsan yung drop katulad sa stock engine, sobrang curve ang drop niya. Yung which yung 8,003, 8,004, 8,005, ginagamit mo, magiging lower horsepower ang mayayari. Kaya sinadya natin, aatras natin na mas malambot ang spring hanggang sa 8,000, hindi na siya kakambyo na. Yun yung ginawa natin ng mas malambot ang spring. Okay, calibrate muna natin itong stock. Ito yung original na ng spring na para sa Aerox. Starting peak preload. Yung preload, ibig sabihin, pag kinapit mo yung clutch sa tow drive, 63 ang length niya. Pag tumating sa 63, 21.7. Okay. Pag na full open, 46, yun yung full open ng tow drive, 29.5. 29.5. Ito lang baseline natin. 29.5 ang stock ng center spring. Ito yung 899. Diretso natin sa maximum. Ilan? 28.5? 29.5? 29.5. Okay. 46. 28. Mas malambot siya sa stock ng spring. Kaya tinitify natin 899 kasi mas konti siya ng sa stock ng center spring ng shifting niya. Diba? Para ma-maintain siya ng RPM which will be lower. Pero hindi sa initial. Initial yung decision niya is flyball weight. Yun yung kung ano yung umpisa ng RPM mo nasa flyball. Yun yung tinotono natin sa bola. Okay. 899 yung next 1,000. Yung 1,000 RPM, it should be stiffener, mas matigas siya sa stock. 46. .3. Di ba? Mas madagdag siya na ng ano. Itong 1,000, usually yung dagdag niya is yung stock na ng center spring, pag uminit, nasa stress siya. Kailangan meron tayo isang spring na 1,000 para pwede siya maintain ng consistent ang shifting niya. Kaya 1,000 usually sabihin natin, stock na hindi siya lumalata. Dati, teresyo lapat ng 1,500. Pag sa Aerox, nilabas natin ng 1,399 o mandang huli. Ginawa natin, in between, meron siya isang choices. Para hindi yung teresyo 1,500. So, minsan, sobrang sigaw naman siya. Kaya meron tayo 1,399, which is yung 46. .31.6. Diba? Ito yung mas matigas siya sa 1,000.
Tama? Every kilo na nang sineset natin ng pi, pi RPM, which is define natin, saan siya nati-define? Kung ilan nang kakambyo siya na nang dagdagan doon sa stock engine. Di ba? Kung stock ang engine mo, itong spring lalakay mo, binabase natin kung ilan ng RPM magdagdagan siya doon sa dulo. Di ba? Hindi yung horsepower. Horsepower is nasa engine characteristic, compression mo, displacement mo, cam profile mo. Di ba? Kung sabi natin, sa 8,500 RPM, wala ka na horsepower. Kung kinapit mo nito, tutulin pa yung motor mo? Hindi. Lalo ka na nang babagal sa top speed. Okay, 15 RPM, 31 point something, yung 1399, 31 point something, o 15 RPM, ilan siya? 32. Diba? Yun, magiging fine tuning siya. Tama? May tinanong, bakit yung ibang spring na 1000 nila o 15 nila, mas matigas? Actually, hindi, sigurado ka, binibase pa siya sa stock index. Yung lineup natin ng 1000, 1399, saka yung 15 is based on stock ng center spring. Doon tayo na naumpisa. Okay. Sa mga race, yung mga ginagamit sa kalera, minalabas tayo ng lineup from this year na tawag natin ang pro racing ng center spring. Hindi siya na pi RPM. Alam na natin itong pang stock. Pero sa mga modified engine, gusto nyo na ng sobrang tigas. Na walang pakialam kung mapuputol ka belt o masisira ka na ng tow drive or mapupunit na ng flyball mo. Di ba? Walang pake. Dito ang gusto, yung matigas. Okay, from stock, ito yung stock, ulitin natin. From stock, nakita natin kanina, 31, 32 kilo. Tama? Ito, yung stock, 28 or 29 kilo plus 10%. 3 kilo agad. Di ba? 3 kilo. Kung 28, ilan siya agad landing? 31 agad. 31. Tama? O, plus 20%. Di ba? Ilan? Plus 4 point something. Di ba? Ilang kilo siya lalanding siya? 33 or 34. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Siguro sa tate, yung sa ginagawa ko, siguro hanggang 20%, hindi na ako magdadagan yan. Kasi may limit sa tow drive na yung isang capacity niya. Kasi kung sobrang tigas, hindi pipiritin mo, bubugas siya. Ayaw mo siya pabugas. Yung sisigaw ng RPM, yes. Pero saan na pupuresa? Tow drive yung selector saka yung guide. Siguro may napansin kayo, mayroon yung tow drive na sisira lagi. Hindi kasalanan ng tow drive. Kasalanan ng center spring mo. Sumobra tigas. Hindi dapat yan ng ginagamit mo. Pero kung ginagamit mo yung spring yan, alam mo muna yung consequence mo. Pinapuresa mo yung tow drive mo, pati yung flyball mo. Ito. Let's see. From stock, 46. Okay, stock 29.4. Again, 10%. Ito yung bago natin. Hindi, ito yung race lineup. Sure. 33.3. 10% siya, hindi. Okay, 33 na siya. Ito yung 20%. Ilang kilo siya nang nadagdag? 35.9. 20%. 39. Hindi ko ma-imagine. Okay. 46. 38.2. Kanina 35.9. Ito 38.2.
Ito yung 10, 20, 30, 40. Here we go. Kawawa yung mga tow drive nyo. Okay, 41.5. Reminder, hindi yung matigas ang maganda. Habang tumitigas, this you will sacrifice some parts ng na connected sa kanya. Something like the tow drive on the CVT. Ito yung 50%. 44.6. Okay, reminder natin na ng reminder. Itong line up pro racing is designed for the race purpose. Kasi yung mga malakas ang horsepower ng engine, they were not able to tune their CVT. Kailangan humihingi sila ng matigas ang spring. Huwag na huwag kayo ginagamit ng itong center spring sa stock ng motor nyo. Kasi yung hindi siya design para sa mga stock engine. Okay?